O budigila mapagpala naming Ama, o Diyos na mambanal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoon, minsan na pa kami po ay labis nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos sa mga oras na ito, sa iyong gabay at patnubay sa amin, sa iyong pag-iingat. Salamat muli, mahal na Panginoon, para sa adjust service ng aming banal na gawain sa araw nito ng Martes. Mahal na Panginoon, salamat o Diyos sa iyong mga pagpapa at biyaya. Hallelujah, katugol mo panalangin. Mahal na pa, salamat po sa bawat ito na banal na gawain, pinagpala at nilingsan, ang papuri makalangit, mga patutuon ng mga kapatiran, awitin mga awit. Hallelujah, paliwanag sa pagbibigay sa lahat. Hallelujah, yung matamis ba na presensya, patuloy binubuhos sa aming kilagitnaan. Malapang noon narito po, malapang sa pag-aaral ng iyong banal sa ta, bagod lahat, ako ay lumalapit sa banapaanan, nagpapakumbaba, uminang kaawan, kabag sa pagkamal pa kulang sa pagkasagalang akin, o Diyos, wala akong magagawa. Ikaw lang po ang inaasang maglagay sa aking mga labi ng mga taga na maging pagpapala. Pagpalaan mo po at langisan yung mabanal sa talaki pa ng kapangyarihan at pag-ibig. At sa iyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan mo pinakamamangal ang Panginoon, minsan na pasinasaway namin lahat ng gawa ng kaaway, hadlang at pag-alililangan, hindrances and beliefs and doubt, kasahot in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody say praise the Lord! Puri ng ating mahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagnagila, pagsamba, pagluwalhati at pagpaparangal, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo nagpapaabot ng doble pong pagbati, paggalang, pagrespeto sa ating dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God in our time, and to his beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at patuloy po nating sinasariwa, inaalaala, at kahit kailan din natin malimutan ang pinagpalang buhay, sakda na limbawa, pagtuturo, niniwan sa atin ng ating beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeda, at ang beloved mamadir, asala po ng ating mga manggagawa sa basa ng ating mga halap Panginoon, sa ating beloved Lord the preacher, nating manalang sa lahat mong ating mga mangawit, mga manunugtog, sa ating mga kapatiran, especially po sa ating mga FB Live viewers, nakantabay po sa mga oras pong ito, isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Puri ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Colossians chapter 4 verse 2 and 3 at ihanda po ang Luke chapter 18 verse 1. Colossians chapter 4 verse 2 and 3. Saklat po ng Colossas 4, 2 at saka 3. Amen, Pastor Lord. Colossas 4, 2 at 3. Manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat. Sa 3. Natuloy idalangin din ninyo kami na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Labis po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon at ipag-aralan ang buhay ng Kristiyano sa pananalangin. Amen. Everybody say praise the Lord. Marami nagsasabi na sila ay Kristiyano, mga minamahal. Pero ang tunay ng mga Kristiyano ay talagang nandoon sa pananalangin, mga minamahal. Ang buhay ng Kristiyano sa pananalangin. Amen. Sabi diyan, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. With all praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the ministry of Christ for which I am also in bonds, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na Panginoon sa mga banal na sitanya na daw tayo po ay manatili. Sabi niya, manatili kayong palagi sa pananalangin na may, na kayo'y magpuyat na may pagpapasalamat, mga minamahal. Everybody say praise the Lord.
Kaya mga minamahal, sa pananalangin ng mga tunay na Kristiyano, sa buhay ng isang tunay at tapat na Kristiyano, nandun lagi ang pananalangin, mga minamahal. Amen? Na tayo po, bago tayo pupunta sa ating mga trabaho, sa ating mga nabuhay, o bago tayo aalis sa ating mga tahanan, tayo po, bago tayo babangon sa ating mga higaan, tayo po ay nagpupuri at nananalangin na may pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang Kristiyano, kapag hindi marunong manalangin, hindi marunong magpasalamat sa mahal na Panginoon, nandoon ang kapahamakan, nandoon mga problema, masuliranin, hindi makayanan, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po ng Biblia, vice versa po yan, mga minamahal. Amen? Mga Kristiyano, mananampalataya, mga manggagawa, mga ngaral, mga nangangasiwa sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon, sila po ay nananalangin na may pagpupuyat, na may pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. O, sabi ng verse 3, natuloy, idalangin din ninyo kami, nabuksan sa amin ng Diyos ang pinto sa atin, upang aming salitain ang mga hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, marami din tayo mga minamahal, pinagdadaanan, mga minamahal. Amen? Kaya sabi, magpanalanginan tayo sa isa't isa. Idalangin natin ang kapwa natin, idalangin natin ang ating mga manggagawa. The same, ganun din, idalangin ang mga manggagawa, ang mga kapatiran, mga membro, upang ano, mga minamahal, para yung ating pong, hallelujah, mga lakbayin o yung ating mga dinaraanan sa ating buhay, ay makita natin o mabuksan ang pintuan, mabuksan ang pangunawa, kaisipan natin bakit nangyayari mga bagay na ito sa atin. Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, salita, sabi dyan, mga minamahal, nabuksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. Amen? Everybody praise the Lord! Kaya nga tayo mga minamahal, humingi tayo ng tulong, humingi tayo ng awat abag sa mahal na Panginoon. May pagpupuyat, may pananalangin tayo. Hallelujah, sapagkat ito po yung utos ng mahal na Panginoon sa atin bilang tunay niyang anak. Sapagkat sabi nga, hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Diyos na ang nabubuhay sa atin, mga minamahal. Anong utos ng ating mahal na Panginoon? Manalangin tayo. Ipanalangin natin ang ating mga kababayan, ipanalangin natin mga minamahal ang ating bansa, ipanalangin natin mga minamahal ang bawat isa. Amen. Para ano sabi ng verse 4, that I may make it manifest as I ought to speak, upang ito'y aking maihayag gaya ng aking nararapat na salitain. Everybody say praise the Lord. Sapagkat sa ganang atin, hindi natin kaya. Amen? Kaya nga tayo nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Pag nananalangin tayo, nandoon, umiiyak tayo. Pag nananalangin tayo, nagpapasalamat tayo sa mahal na Panginoon, nandoon. Nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Nararamdaman natin, nakasama natin ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya anumang hamon ng buhay, mga minamahal, anuman ang ating kalagayan, kinalalagayan, mga minamahal, o kalalagyan natin, mga minamahal, anuman ang ating tinatahak, sa mundong ito, mga minamahal, hindi tayo nangamba, hindi tayo natatakot, mga minamahal. Amen? Misa may mga unos, may mga problema, may mga suliri, may kahirapan, may mga pag-uusig, pero nalalampasan natin dahil ang Kristiyano ay merong buhay sa pananalangin. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya nga, bago ka alis ng bahay, sinasabi, laging pinapaalala sa atin ng ating parents in the Lord, mananalangin muna tayo. Amen. Bago tayo gagawa sa ating mga tungkulin sa ating buhay bilang nasa laman at bilang nasa espiritual naman na kalalagayan, mga minamahal, mananalangin ka, magpupuri ka, magpapasalamat ka sa Diyos para ano po, ikaw ay patuloy na gamitin ng Diyos, ikaw ay patuloy na patnubayan ng mahal na Panginoon. Amen. Paano natin masabi na tayo iniingatan, tayo pinapatnubayan ng ating mahal na Panginoon? Kapag nagtataas tayo ng ating kamay, pag nagpupuri tayo sa mahal na Panginoon, pag nananalangin tayo sa ating dakilang Diyos, nararamdaman natin yung matamis, banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Basahin natin Luke chapter 18 verse 1.
At iyanda ang Luke chapter 11 verse 9. Dito po sa aklat ng Lucas 18:1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manganglupaypay. Amen. Palapakan natin ang malap Panginoon. Everybody say praise the Lord. Oh, napakalinaw mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi diyan, and he speak a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Amen. Amen. Kaya tinuruan tayo manalangin, magpasalamat sa mga kalapangan. Dahil minsan dumarating ang panghihina, dumarating ang panlulupaypay. Amen. Minsan ang pananampalataya, minsan parang bibitaw, mga minamahal, parang aayaw, parang aatras. Kaya ang malapangan mismo nagbigay ng talinhaga. Amen. Nasabi ng Biblia at sinalita niya sa kanilang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi. Yun. Kailangan pala manalangin palagi. Kailangan nandoon lagi sa tulod ng pagsusumamo. Mga minamahal, paghingi ng tawad, paghingi ng awa at abag sa ating pinakamamahal na Panginoon para pag dumating ang panglulupaypay, panghihina, mga minamahal, hallelujah, hindi mo maiisip ang manglupaypay, hindi mo maiisip manghina. Amen. Dahil pag nanalangin ka sa mala Panginoon, nandiyan, ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ipapakita niya ang kanyang matamis, ipaparamdam niya ang kanyang matamis mo na presensya sa atin. Ipapakita niya yung mga himala. Ipapaalala niya sa atin yung mga ginawa niya sa buhay natin. Paano tayo nagbago? Paano gumaling ating masakit karamdaman? Paano tayo pinagpala mula sa kasalanan? Inahon tayo ng Diyos mula sa kamalian. Inahon tayo ng Diyos. Mga minamahal, tinawag tayong anak ng Diyos. Tinawag tayong mga minamahal para ano, magpatotoo. Ibahagi ang salita ng Diyos na sa pamagitan ng pagsamba, sa pamagitan ng pagpupuri, sa pamagitan ng pagpapasalamat, sa pamagitan ng pananalangin na may pagsamba, sa pamagitan ng pananalangin na may pananampalataya, na may pag-aayuno. Mga minamahal, natanggap natin mga pagpapala, natanggap natin lahat ng mga biyaya, katugunan ng ating mga panalangin. Amen! Minsan naisip natin, mala Panginoon, paano ng aking kalagayan ngayon? Paano ng aking buhay ngayon? Minsan manghina ka, manglulupaypay ka, pag nakita mo yung isang bagay, pag makita mo yung hallelujah, yung makapagpapababa ng iyong pananampalataya, nakita mo bakit sila pinagpapala, hindi naman sila naglilingkod sa Diyos, bakit sila umaasenso, yumayaman sila, bakit yung nagiging marangyang kanilang buhay, samantalang ako ay meron namang pinaglilingkod ang Diyos, bakit ganun? Eh, sabi ng Biblia, huwag kang manglupaypay, kundi lagi kang mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang Diyos ay laging tumutugon, laging dumidinig sa ating mga panalangin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasi napakalinaw po yan. Basahin natin. Luke chapter 11 verse 9, mga minamahal. Napakalinaw po yan, mga minamahal. Nang lulupaypay ka, nangihina ka, bakit yung mga... Bakit sila umaasenso ang buhay, nagiging marangyang buhay, hindi naman sila naglilingkod sa Diyos. Eh ako, pinagsisigawan ko na totoo, bukay, makapangyarihan ang Diyos ko. Bakit parang hanggang ngayon, ganun pa rin ang buhay ko. Ikahos pa rin, mga minamahal. Basahin natin, mga minamahal. Praise sa aklat ng Lucas 11, kapitulo 11, versikulo 9. Tuloy ang basa hanggang... At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. 11. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya. At hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. Sa 12, o kung siya ay humihingi ng itlog, kanyang ibibigyan kaya siya ng alaktan? Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama sa kalangitan na nagbibigyan ng Espiritu Santo
sa nagsisihingi sa Kanya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise sa Lord. O, napakalinaw, di ba, mga minamahal? Minsan dumarating sa atin yung panghihinaan, yung panlulupay-pay. Minsan nagtatanong tayo sa mahal na Panginoon. Amen! Minsan ba't natin nararanasan ang mga bagay na ito, tayo na may naglilingkod sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, "And I say unto you, ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receive it. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will give him a stone? Or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him." Amen! Lahat magsabi ng praise sa Lord. Kasabi dyan, mga minamahal, pag nananalangin ka sa mahal na Panginoon, pag humihingi ka sa mahal na Panginoon na mayroong hallelujah, pananampalataya, may pananalangin ka sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kapag nanalangin ka sa mahal na Panginoon, humihingi ka, dapat paniwalaan mo, dapat sampalatayanan mo na ito ay ibibigay ng ating mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Kasi maraming nananalangin lang eh, pero walang pananampalataya. Amen? Minsan, sinusunod ang kalooban niya, sinusunod yung iniisip niya. Pero ang Biblia nagsasabi, ang sabi diyan, "At sinabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan." Amen? At ang mahanap ay nakasusumpong. Sa verse 10 po yun. Sabi diyan sa verse 9, "At sinabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsianap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan." Palapakan muna natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng verse 9, "Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakasusumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya? At hindi isda ang ibibigay, kundi isang ahas. O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan?" O yan, mga minamahal. Amen. Siyempre, kung ano yung hinihingi ng iyong anak bilang ama, yun ang pagsisikapan mo na ibigay sa kanya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag wala, o ipapaunawa mo, o anak, ngayon wala pa, pero mag-pray lang tayo. Magpatuloy lang tayo. Gagawa ako ng paraan para maibigay ko yung isang bagay sa'yo. Diba? Ganun po tayo, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ng verse 13, "Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak." Tingnan nyo ha. "Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya." Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So, napakalinaw. Kaya sabi nga, ang ating mahal na Panginoon, anytime pwede mo siyang tawagin. Anytime pwede mo siyang kausapin. Amen, anytime. Sabi nga, pwede mong utusan ng ating pinakamamahal na Panginoon eh. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Anytime, pwede mong tawagan ng Diyos. Anytime, makakausap mong mahal na Panginoon. Sa anong paraan siya sasagot? Pag ikay nananalangin, umiiyak ka, nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon, maramdaman mo presensya ng mahal na Panginoon. Ipapaunawa ng mahal na Panginoon sa iyo kung anong mahalaga, kung anong dapat mong gawin. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sa buhay natin bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, tinuruan tayo, mismo ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, silang ating halimbawa kung paano sila nanalangin, pray without ceasing, mga minamahal, nandoon, hallelujah, mga minamahal, halos hindi natutulog, talagang
nandoon nakalukod, umiiyak, nagmamakaawa, talaga nandoon ang panalangin, pag-aayuno, para ano, sa bawat pangangaral nila, mabuksan ang pangunawa ng bawat makikinig, at ano, naging bunga ng kanilang pananalangin, pagpupuyat at pagpapasalamat, pananalangin na may pag-aayuno, nabuksan ang ating mga pangunawa, nabuksan ang ating mga kaisipan, nalaman natin na napakalaga pala ang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nalaman pala natin na napakalaga ng pananalangin, nalaman natin ang kahalaga ng pagpupuyat, nalaman natin ang kahalaga ng pag-aayuno, sapagkat ito'y may bisa, may kapangyarihan, mga minamahal, makapagpalayas sa mga demonyo, makapagpalayas sa mga sakit karamdaman, sa panalangin, mabuhay ang mga patay, sa panalangin, huwag kalooban ng Diyos, mga minamahal, amen, sa panalangin, bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos, aasen sa buhay mo, bibigyan ka ng Diyos ng katiyakan, maging anak niya, bibigyan ka ng Diyos, sige sa lahat, kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng malakas na praise the Lord. Basahin natin uling mga talata. Acts chapter 12 verse 5 up to 12, mga minamahal. Basahin natin yan. Praise the Lord. Saklat ng mga gawa, 12, 5 hanggang 12. Amen. Gawa, kapitulo 12, 5 hanggang 12. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, tatapot ang iglesia ay maningas na dumadalangin sa Diyos patungkol sa kanya. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal na nagagapos ng dalawang tanikala, at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. Sa 7, at narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon, at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan, at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali, at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang makamay. Sa 8, at sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya, at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya lumabas at sumunod, at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya'y nakakakita siya ng isang pangitain. Sa 10, at nang kanyang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila, at sila'y nagsilabas at nangagpatuloy sa isang balansangan, at pagdakay humiwalay sa kanila ang anghel. Sa 11, at nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel, at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Sa 12, at nang siya'y makapagdilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos, na kinarunan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Si Apostol Pedro, mga minamahal, siya'y hinuli dahil sa kanyang pangangaral. Amen? Dahil nakita ang mga himala na sila'y sumunod sa mahal na Panginoon. At naroon na siya'y hulihin, mga minamahal, talagang nandyan, mga minamahal, nabasa natin, mga minamahal, siya po ay nakatanikala, sa atin, nakaposas, pero sa kanila, mga minamahal, talagang nakadena pa, pati mga paa nila. Pero mga minamahal, nung gabi na siya ilalabas na ni Herodes, sapagkat doon, nung gabi na yon, siya ay maaring kitla na ng buhay. Ngunit, ang ating mahal na Panginoon nagpadala ng anghel. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi diyan, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing
of the church unto God for him. Amen? Ang mga mananampalataya sa loob ng bahay, sambahan ng Diyos, sila hindi nagsawa, nanalangin. Sila naroon sa pag-aayun at pananalangin para ano po, abutin ng mahal na Panginoon si Pedro. Nangyari po ba? Sabi diyan, and when Herod would have brought him forth that same night, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains. Tingnan nyo, mga minamahal. Sila siya po, mga minamahal, alaluin, ay nakagapos ng dalawang tanikala. Sabi diyan, and the keepers before the door kept the prison. Madaming bantay. Di siya basta-basta makakaalis. Di siya basta-basta makakalabas. Pero sabi number 7, and behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison, and he smote Peter on the side, and raised him up. Raised him up, saying, arise up quickly, and his chains fell off from his hands. Sabi ng Biblia, nung siya'y gisingin ng anghel, mga minamahal, at sinabi na ikaw ay bumangon at sumunod sa akin, yung mga tanikala na nakagapos sa kanyang kamay, ito ay biglang naalis, nahulog, natanggal, mga minamahal. Sino makagagawa ng mga bagay na yon? Kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil nakita ng Diyos ang pagsikap, panalangin ng kanyang mga anak. Kaya naman, sabi ng verse 8, and the angel said unto him, gird thyself and bind on thy sandals, and so he did, and he saith unto him, cast thy garment about thee and follow me. Nung siya'y tumayo, ang sabi, magbihis ka, itali mo ang iyong mga sandals, magbihis ka at sumunod ka sa akin. Everybody say praise the Lord. Kung mabasa natin patuluyan, ang sabi ng Biblia, salita ng mahal na Panginoon, ang akala ni Pedro, siya po ay nakakita lang ng pangitain. Kumbaga, vision. Siya'y gising at nakita niya na parang siya'y nakalabas ng kulungan. Yun ang nasa isip niya. Amen. Amen. And he went out and followed him and wist not that it was through which was done by the angel, but thought he saw a vision. Ayan, mga minakala niya, vision lang. Abang, siyempre, pag nakatali ka, nag-iisip ka ng malalim, dilat ang mata mo, pero yung isip mo, yung imagination mo, nakikita mo yung makakalabas ako dito. Amen? Pag nag-isa ka, nag-iisip ka, nakikita mo, kaya kong gawin yung mga bagay na to. Amen? Malalampasan ko yung mga bagay na ito. Pero pag problema yung iniisip mo, bakit ganun? Bakit kaya ganun nangyari? Diba, mga minamahal? Bisan yung isip mo, nauuna pa sa mangyayari. Amen? Bisan ipinangungunahan mo yung mangyayari, pero hindi naman yun yung magaganap. Everybody say praise the Lord. Kasabi, when they were past the first and the second ward, ito, nung siya po ay sumunod sa anghel, at nung sila ay nakalabas na sa unang pinto at ikalawang pinto at yung huling pintuan. Ang sabi diyan, when they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city. Yung panghuli na pintuan, bakal. Sabi, biglang nagbukas yung bakal, yung pinakaharang, mga minamahal. Ang sabi diyan, which opened to them of his own accord, and they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. Sabi diyan, and when Peter was come to himself, nung bumalik na yung ulirat niya, bumalik yung bigla lang bumalik sa isip niya, di ba nasa kulungan ako? Pagtingin niya, wala na siya sa loob ng kulungan, nandun na siya sa labas. At yung mga nagbabantay, tulog pa rin. Everybody say praise the Lord. Bakit? Kasi yung unang pinasa natin, ang mga mananampalataya, walang sawa, nanalangin, nagpupuri, nanalangin sa mahal na Panginoon na iligtas si
Apostol Pedro, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. So napakalaga pala pag mananalangin ka. Amen? Nanalangin ka hindi lang para sa sarili mo. Nanalangin ka hindi lang para sa iyo, kundi pinapanalangin mo kapatid mo, pinapanalangin mo ang bayan mo, pinapanalangin mo ang buong mundo, ipinapanalangin mo ang mga napapahamak, ipinapanalangin mo may mga sakit, may mga karamdaman, ipinapanalangin mo mga walang panahon maglikod sa Diyos, ipinapanalangin mo yung mga pipiliin ng Diyos dadalhin sa tunay niyang banal na gawain. Ipinapanalangin natin yan, mga minamahal. Unang-unang ating minamahal ginagalang mga pastor, grabing pananalangin pag-aayuno para ang mga tao sa pamamagitan ng pangangaral, pagdadala ng ebanghelyo ng kaligtasan, sa mga makaririnig, sila po ay hipuin ng Diyos. Amen. Amen. O dahil sa panalangin ng mga mananampalataya, nakihipo ang puso ng Diyos. Hindi niya pinabayaan si Apostol Pedro. Everybody say praise the Lord. Sabi diyan, and when Peter was come to himself, he said, now I know of a surety that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Sa verse 12, and when he had considered the thing, nung malaman niya na, na siya ay nakalaya na, sa pamagitan ng anghel ng malapanginoon, siya ngayon ay pumunta. Sabi diyan, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname as was Mark, where many were gathered together praying. At nakita niya doon yung mga mananampalataya na nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya minsan isipin natin, nasa kapamakan tayo. Minsan inisip natin nasa pagsubok tayo. Inisip natin nasa problema tayo, sunduranin tayo. Pero pumapasok sa isip natin, merong nananalangin sa atin. Amen. Amen. Ilagay natin lagi sa isip, merong nananalangin sa atin. May nag-aayuno para sa atin. Para lahat ng mga bagay ay ibigay ng Diyos sa atin. Mga pagpapala, katugunan ng panalangin, malampasan natin mga pagsubok. Malampasan natin ang mga kahirapan, mga sakit karamdaman, malampasan natin. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang malapagdoon. Ligis sa lahat, may nananalangin sa ating kaligtasan na tayo ay datnan ng Diyos. Na sa kanyang muling pagbabalik, datnan tayo ng Diyos na nandun tayo sa presensya, nandun tayo sa pagpapasalamat, nandun tayo sa pananalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil pagsabi ng praise the Lord, tayo tumayo, tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pupurihin, ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Awitan natin ng Diyos ang panalangin. Hallelujah, mga Kristiyano, nanalangin, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ito yung minimiti natin. Amen? Na kung ipahintulot ng Diyos, pero ang prayer natin, mahal na Panginoon, gusto namin rapture, yung kami ay buhay na sasalubong sa iyo. Amen? Kaya ano ang gagawin natin? Manalangin tayo, natugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Paghawakan tayo ng Diyos, pagpalain tayo ng Diyos. Mga sakit karamdaman natin, mga problema, ilutasin, pagalingin ng mahal na Panginoon para makapaglingkod tayo ng taos sa puso. Walang hadlang sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Totoo, may mga bagay na pinintulutan ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya. Pero sabi ng Biblia, may ibibigay ng Diyos sa atin na hindi natin. Bibigyan tayo ng Diyos sa pagsubok, pero hindi sinabi ng mahal na Panginoon na yung hindi natin makakaya. Kundi ang sinabi ng Biblia, yung makakaya natin, yun lang ibibigay ng Diyos. Pag hindi natin kaya, pag tumatawag na tayo sa Diyos, nagsusumamo na nalangin tayo sa mahal na Panginoon, alam natin na sa first prayer ng ating minamahal ginigala mga pastor, tinutugon o tutugunin tayo ng Diyos sa ating mga panalangin. Kaya sa mga oras nito man tayo po umawit, magpuri sa mga panalangin. Hallelujah, praise the Lord. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Sa katulad ko,
na naghahangad, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin iyong buwingin ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Hallelujah. Sa katulad ko na naghahangad, nagsusumikap, nagtitiis upang makarating. Panalangin ay pagpalain nung makarating sa iyong piling at ang pasanin iyong buwingin. Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-aso ko, tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap, magtatapat sa paglilingkod. Panalangin, ipagpalangin na magkarating sa iyong piling at ang pasanin iyong buwingin. Hallelujah! We love you, there is Jesus. Hallelujah! Hallelujah! At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ka magdarama? Do'y walang iyakan. Hallelujah! Anong saya ang makapiling ka? Panalangin, magpalain na makarating. We love you, there is Jesus. Pinupuri ka namin, malapanginoon. Hallelujah! Ayong buwingin, pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging Jesus ang siyang pag-aso ko, tagumpay ko ay matatamo kung magsusumikap, magtatapat sa paglilingkod. Panalangin, magpalangin. Hallelujah! Purihin ka man ang Panginoon. Hallelujah! Pasasalamatan ka namin, O Diyos, sa mga oras ito. Pasasalamatan ka namin, mga Panginoon, sa natugunan ng aming mga panalangin. Pasasalamatan ka namin, mga Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga kahinapan, sa masakit na panalangin.
itataas namin ang iyong pangalan, mahal Panginoon. Abutin mo, Diyos. Marapatin mo ang aming mga panalangin may maabot sa trono ng biyaya mo. Hallelujah! At nakasalig ka, Jesus! Hallelujah! 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 Ay sa akin at kung ako ay nasa langit na, anong ligaya madarama, walang iyak ang anong saya makapiling ka. Ang panalangin ay papalain. Panalangin natin sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Purihin ang mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Kapuri-puri ang Diyos. Marapat lamang. Hallelujah. Yan ay pangako na ng mahal na Panginoon sa amin. Pero ang puso natin, ang isip natin, mahal na Panginoon, kung hindi ka pa babalik, gamitin mo pa kami sa iyong gawain. Mahal na Panginoon, alam namin ikay may pangako, langit at buhay na walang agad. Hallelujah. Pero pag tayo kulang sa panalangin, pagpupuyat, pagpapasalamat sa Diyos, maari ang pangako ng Diyos na langit at buhay na walang agad ay hindi pa natin maabot. Hindi pa natin marating ang pangako niyang langit. Kaya sabi ng ating pinag-aralan, ang buhay ng Kristiyano sa pananalangin, sapagkat may malaking magagawa ang pananalangin. Ipanalangin natin ang kapwa natin. Ipanalangin natin ang mga hindi pa naglilingkod sa mga Panginoon.
Ipanalangin natin ang ating mga loved ones sa sila hipungin. Tawagin din sila ng Diyos. Ipanalangin natin ang isa't isa na tayo maging malakas, maging matibay. Ang ating mga panalangin ay bigyan ng katugunan ng ating malapaginoon. Ang mga nanghihina at nanlulupay-pay, palakasin ng Diyos. Ang mga may sakit at karamdaman ay pagalingin ng mahal na Panginoon. Diba napakasarap magdungkos sa Diyos kapag ikaw walang nararamdaman. Hallelujah! Pero sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang Kristiyano dapat subok sa mag-uusig, subok sa pagsubok, subok sa kahirapan, subok sa mga sakit at karamdaman, subok sa lahat ng bagay para tumibay ang pananampalataya. Para tumibay ang paniniwala. Para tumibay ang pag-asa na mayroong Diyos na tutugon sa mga pananagin. Hallelujah! Hallelujah! Habang nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, habang nandiyan kumikilos sa ating kalagitnaan ng presensya ng Diyos, patuloy natin purihin pasalamatan ng Diyos. Ang panalangin ipagpalain na makarating sa iyong piling. Hallelujah! Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Sandali lang ang mga dinig. Hallelujah! We love you, Jesus! Hallelujah! Iyong pawin, ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa makarating. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Jesus! Thank you, Jesus! Ay sa akin ang panalangin na makarating, O Diyos, sa iyong piling, palapaginoon. Umabot na mo, Diyos, ang aming tinig. Umabot na mo, Diyos, ang aming mga panalangin. Palapaginoon sa pag-aoros na ito. Tugunin mo kami mga panalangin, O Diyos. Abutin mo kami, mahal na Panginoon. Thank you, Lord, to you, Jesus. We love you, Lord. We love you, ay pagpalain ang makarating. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Hallelujah! 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 Ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasaling ay iyong pawin. Hallelujah! Love you, Jesus! We love you, Lord Jesus! Hallelujah! Misal pa natin na winan naman ang Panginoon! Hallelujah! Ang panalangin ay papalain na makarating sa iyong piling
Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. All glory, all honor belongs to your loving through Jesus. Lord, thine is the kingdom, the power, the glory. To God be the glory. God bless you po sa ating mga nagsisis. God bless you po sa ating mga manunugtog. Manalangin tayo sa mga oras na ito. Hallelujah. Abutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Abutin ng Diyos ang ating mga kahilingan. Dakila mapagpala naming Ama, O Diyos, mambanal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mala Panginoon, bago lahat, muli ang aming taus-puso pong pagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at biyaya, O Diyos, na pinagkaloob mo sa amin, mala Panginoon, salamat, mala Panginoon, hallelujah sa bawat panalangin na abot, hallelujah, nakakaabot sa trono ng biyaya mo, salamat, mala Panginoon, sa walang sawang panalangin, pag-aayuno ng aming minamaliginigalang, mala Pastor, salamat, O Diyos, sa kanilang panalangin, pag-aayuno at pagpapagal, naabot kami ng panalangin, naabot kami ng iyong mga banal na sita, at ngayon nagtatamasa ng mga di mabilang na mga pagpapala, O Diyos, salamat, maraming maraming salamat sa lahat, O Diyos, sa kaligtasan naming taglay, sa naghihintay na langit at buhay na walang hanggan. Salamat ng maraming mala Panginoon. Hallelujah. Walang gang pagsamba, walang gang pagpupuri. Pinapaabot namin sa iyo, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin sa ating mga pangailangan. Have faith in God. There's no distance in prayer. Sa first prayer po ng ating minamahal, ginigalang mala Pastor. Ano man ang ating mga kahilingan, dalangin sa Diyos, sampalatayanan natin na ito'y ipagkakaloob, ito'y ibibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Hallelujah. Opo, dakila mapagpala naming Ama o Diyos, mambanal, makapangyarihan sa lahat, bago lahat, kami po'y patuloy po nagpapakumbaba, humihingi ng kaawaan, kaabagan sa latang amin, nagpapakamali, pagkukulang, pagkasala, nabagit ang aming mga labi na isip na kilos, hindi mo kinulugtan. O Diyos, kaabagan mo kami patawarin. Mala Panginoon, ang aming dalangin, O Diyos, patuloy, mabang buhay, ng kalakasan, pagkalumos sa aming minamaliginigalang, mala Pastor, who is not the Almeda end time prophet in our time, mabang buhay, kalakasan, pagkalumos sa kanya, sa punang binabi, Almeda children, Almeda family, simula sa panganay, hanggang sa bunso, aming beloved Ate Rachel, Almeda Siguera, aming beloved Minister Wilde, beloved Minister June, Siguera, hallelujah, mala Panginoon, patuloy mong bigyan ng kalakasan, mabang buhay, mala Panginoon, kompletong recovery, pagkaloob mo, mahal na Panginoon, hallelujah, alam, beloved Minister Wilde James, Almeda Jr., bigyan din po ng kalakasan, mala Panginoon, buong pamilya, na aming mala Pastor, hallelujah, gawad mo, Diyos, ibus, masaganang biyaya at mapagpapala, mala Panginoon, hallelujah, hallelujah, pagpalain mo lahat, hallelujah, ng iyong mga anak, mga manggagawa, O Diyos, hallelujah, at ng mga anak mo, O Diyos, simula sa bata hanggang sa matanda, O Diyos, hallelujah, mala Panginoon, patuloy mong kaming gamitin sa iyong banal na gawain, datnan mo kami na nakasusunod sa iyong banal na kalooban, mala Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dakila mapagpala namin nga ba, O Diyos, hallelujah, sa unang paglukod, panalangin ng aming minamahal, ginigala, mala Pastor, Will Estrada Almeda, yung end-time prophet in our time, there's Jesus. Narito kami na nampalataya, walang pag-alilangan, sama-sama naming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng mga demonyong mga sakit at karamdaman, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, AIDS, graded arthritis, rheuma, high blood, low blood, hallelujah, pasma, ubo, sipon, natatrangkaso. Hallelujah, sa kasabatok, sa kasaulo. Hallelujah, breast cancer, brain cancer, bone cancer. Hallelujah, pagkaparirte ko, pagkaparalyze. Hallelujah, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng paniniwala. Hal, paghina, palulupaypay, kasout in Jesus' name,
Hallelujah, malapang noon mga prayer request, mga request ng aming mga kapatiran. Hallelujah, sa kanilang mga napuhay, sa kanilang mga trabaho, ipagkaloob mo, malapang kanilang mga panalangin. Bigyan mo sila ng maayos na mga amo, maayos na mga trabaho, Diyos. Hallelujah, mga project, malapang noon. Hallelujah, pagpalain mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, mga hindi nagbabayad sa mga project, proyekto ng aming mga kapatiran, o Diyos. Hallelujah, kausapin mo, o Diyos, ipuin mo, mahal na Panginoon, na sila po ay magbayad, mahal na Panginoon. Maging mga pre-request, mag-request ng aming mga kapatiran, ang kanilang mga nabuhay, paluguin mo, ang kanilang mga negosyo, paluguin mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa lahat, o Diyos, ang mga visible na spirito at presensya, o Diyos, spiritual na pagpapala, patuloy mong buhos sa lahat ng iyong mga anak. Pagpalaay mo kami, malapag nung tugunin, magalingin ang mga sakit karamdaman. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, be blessed, problems be solved, poverty, vices be gone. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Purihin ang ating mahal na Panginoon, hallelujah. Tayo'y tatalo na tatlong beses kasama ang ating pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, mula sa ating mga puso. Hallelujah sa mga oras na ito, mga minamahal, pa sa ating adjust service ng ating midweek. Mga minamahal, tayo ay labis na magpasalamat, magpuri sa mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay patuloy na po sa ating pong banal na gawain, mga minamahal. Regular ang ating pong gawain. At ngayon po, nag-adjust po tayo ng ating service, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At mga minamahal, ang ating gawain ay Webes. Meron po tayong Bible study. At Bernes, ating overnight prayer, alas 10 ng gabi hanggang alas 4, madaling araw ng Sabado. At Linggo po ay ating pong Holy Supper, mga minamahal. Amen? Dito sa Bangar, mga minamahal. Hallelujah, last Sunday of the month of September, mga minamahal. Tayo po ay merong Holy Supper po dito sa ating pastoral house dito sa ating pong bahay sambahan, Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. Pwede po natin mapanood ang ating banal na gawain through ating pong live stream ng ating pong Facebook page, sa ating Facebook account at sa ating YouTube account, JMCIM Bangar, La Union. Amen? At patuloy po ang ating pong pag-iipon, mga minamahal, para sa ating mga pamasahe, para sa ating pong 50th year church anniversary o year of jubilee this coming February 2025. Mga minamahal, kaya mag-ipon po tayo ng pamasahe po natin at pero po tayong itinalaga po dyan para sa ating pag-iipon. So kayo po, lumapit po kayo, mga minamahal, sa ating beloved sister Cathy, mga minamahal, para yung ating pamasahe ay maipon po natin, mga minamahal. Amen? Bagamat sinasabi natin na ada yupay kakabsat ngem mas mayat no sigurado tayo no ada iti pamasahe tayo nga na urnong tayo kakabsat. Amen. Everybody say praise the Lord. At patuloy din po ang ating pagkukumpuni ng ating pong bahay sambahan at loobin ng mahal na Panginoon na dumating na po yung ating mga magtrabaho sapagkat ito pong ating ating pong kisame dyan sa inyo pong sa likuran ay matapos po, maging dito po sa side po natin sa ating pong preachers area at sa ating tent area. Mga minamaloobin ng mahal na Panginoon ay patuloy na pong mailagay sa ayos at i-provide ng Diyos ang ating mga pangailangan, yung ating mga pangkisame, mga minamahal, at yung ating pong mga gagamitin, mga minamahal. At tayo po ay manalangin sa Diyos para ang ating mga kapatiran ay patuloy na hipuin at pagpalain ng mahal na Panginoon na makasuporta, patuloy makatulong sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siguro po, yan po yung ating kisame po dyan ay almost mga 30 or 25 pa, mga minamahal, na mga Gibson board yung ating gamit po kasi dyan, mga minamahal. Kaya ipag-pray natin na i-provide ng Diyos yung mga magtrabaho, mga minamahal, na i-provide din ng mahal na Panginoon yung ating pong kanila pong pagkain at kanilang pong mga blessings, mga minamahal. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at walang imang gagamitin kundi tayo po na mayroong malaking puso na umiibig sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tandaan po natin, sabi nga, the more you give, the more
you receive the blessing from God. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon, pagkikayo'y laging matapat, tumutulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Asahan mo, hindi ka pagkukulangin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ng ating mamagulan sa mahal na Panginoon, huwag natin tignan yung laki o dami ng ating naibibigay sa gawain, yung tulong natin na naibibigay sa gawain ng Diyos, kundi ang tignan natin yung mabubuting gawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, sapagkat hindi natin kayang bayaran ang mga kabutihan ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Ang tanging lang natin magagawa ay patuloy na gawin na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At loobin ng Diyos, this coming October or November, mga minamahal, yung ating naman pong church anniversary po dito sa Bangar, ay gaganapin po natin, loobin ng mahal na Panginoon dito rin po sa ating pong pastoral house. Amen? Para minimize po yung ating gastusin, mga minamahal. At dito, may present po din natin sa mahal na Panginoon sa loob ng 19 years, mga minamahal, yung improvement ng bahay-sambahan ay unti-unting talagang iprinovide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay 19 years na po dito, mga minamahal. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon, kaya ating pasalamatan ng Diyos. Tumulong tayo, sumuporta tayo sa gawain ng mahal na Panginoon para tayo po ipagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating mahal na Panginoon at loobin ng Diyos. God will provide, mga minamahal, dahil hallelujah, may mga mahipo na mahal na Panginoon, dahil merong mahipo mahal na Panginoon, nagsabi na magbigay ng aircon, kaso din natin ma-aircon nito, mga minamahal, dahil ang daming lalabasan ng lamig, mga minamahal. Amen? So prayer natin sa mahal na Panginoon, i-provide ng Diyos lahat ng ating mga pangailangan, ating mga gastusin, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin ay mapagbiyaya at mapagmahal na Diyos. Palapakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At the same time po, ating pong 24, Talipaw Peace Mission Anniversary, this coming October 27, mga minamahal. Kaya po, kung nais natin na tayo makaluwas, makababa, mga minamahal, mag-ipon tayo ng pamasahe natin. Amen? Everybody say praise the Lord! At deliver sa Lord, binabati rin po natin lahat ng ating mga kapatiran dyan po sa Dubai. At ibinabit order preacher dyan po sa Dubai. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon po dyan. At sa lahat na abot ng ating pong live stream, ng ating gawain, ang Diyos po ng biyaya at pagpapala ay patuloy ibuho sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Tayo muna ay manalangin, mga minamahal, sa ating pong pagkatapos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, dakila mapagpala naming Ama o Diyos sa mambanal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahal na Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos, hallelujah, sa mapagpapala at biyaya na aming tanggap, sa natapos ng aming pagpagsamba, sa mga joyful song, solemn song na yung pinagpala at nilingasan, mapatotoo, na yung makapatiran, paliwanag sa pagbibigay awitin ng mga awit, minsay ng kaligtasan, na yung pinagpala, malapagin sa lahat, ang yung matamis, banal presensyang ibinuhos sa aming kalagitnaan. At ang mga kapatiran na magkakalupo na kanila pong special of offering para sa karagdagang pangailangan niyong banal na gawain, patuloy na pagsasaayos ng bahay-sambahan sa ganito ay patuloy igawat, ibuhos, masaganang biyaya at magpagpapala. Hallelujah, malapang sa aming pansamantalang pagtatapos, malapang lahat ng iyong mga anak, kung paano iningat at ginabaya pinatubayan sa aming pagtungo, pagpunta sa gawain, ganun po sa pag-uwi sa kanya-kanyang matahanan o Diyos, gabay, patnubay, pag-iingat, proteksyon, ipagkalob mo at muli mo kaming idako sa araw ng Biyernes para sa aming overnight prayer. Pagpalain mo lahat yung mga anak, patuloy bigkasin dakilang pag-ibig mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. We love you so much in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more. God bless you po. Praise the Lord. Hallelujah.